Jocelyn po. Jocelyn po, sa'yo ko nakatingin. Para mahirap po, mahirap po. Ako na rin. Opo, dalong penis po. Taga rito po kayo? Opo, dito lang din po ako sa batasan. Matanggal na rin naman po, sir. Ilan taon na ako kayo rito? Siguro mga 25 years, ilan taon matagal na po. Tapos, kailan mo kayo nagtrabaho sa barangay? Noong 2014, nung time na umupo yung taga, yung boss ko din po. Ayun din pong ano ko rin. Anong nanalo niya? Opo, bilang kagawad. Opo, opo. Na-elect po siya bilang barangay kagawad. Tapos, yung pagkaalam ko, ano ba yun? Ang sekretaryo kayo? Sekretaryo po ko ni Kagawad Miras. Kagawad Babi Miras. Siya head ng Batak. Vice chairman po siya sa... Vice chair siya. Kasi ng ano... Barangay chair si... Si Kapot. Si Kapitan Jojo. Si Vice chair. Pero siya ba di papatak po? Batak. Siya pa rin po yung ano talaga. Pero pinaka-head talaga si Kapot. Oh, anyway, so, nung umupo siya, may Batak. Matagal na itong Batak. Matagal naman na itong bata. Opo. Oh, ano ba? Tatagal naman ito? Ano? Kasi da, ngayon lang. Hindi ko na... Oo, nung kasagsagan nung ano, talaga may ano na ng badak. Then, nung sa tokang, doon na po yung nag-ano ng badak. Pero, bago pa si Duterte, meron ng badak? Ah, hindi ko maano, sir, kung ano na talaga. Pero, wala pa yan si Duterte. Talagang... Ano natin talaga yung barangay batasan sa drugs? Talagang inaano na talaga yan. Yung itong barangay namin. Wala pa, kumbaga, wala pa si Presidente. Ano na rin yung barangay namin sa droga, kontra droga na rin. Opo, opo, opo. Kumbaga, pinagpapatuloy po rin po natin hanggang sa ngayon ito. Barangay batasan yun. Opo. Ang sakop dito, ilang kasi ang ano natin dito population abot ng 200,000 mahigit. Opo, mahigit pa po. 545 hectares po. Ang lugar-lugar ba yan? Opo, may kanya-kanyang area po. May Talanay, may Los Biminda, may Consti. Ano to eh, kasi na ano to ng ano ng 9 cluster. Nine cluster po ito. So bawat cluster may kanya-kanyang mga cluster head, may kanya-kanyang mga purok leader din po 'yon. So katulad kami nasa kasama ako sa cluster 5, may 15 kaming purok leader po doon. So divided by into 9 clusters. Opo, oo. Oh, Sakop nito yung Pilimbes? Opo, Pilimbes 1, Pilimbes 2, sakop pa rin po ng Marangay Batas. Tuloy akong tumira dyan pala, di sakop pa rin ng Marangay. Opo. Nag-uumpisa pa namin ang Pilimbes 1. Noon pa po. Bakit di natuloy? Pero hindi niya sakop yung PIN. Ay, hindi na, sir. Ebert, opo, yung Ebert. Opo, opo, sir. Si Kagawad Miras sa Batak, 2014. 2014 ba? 2014 po, 2014. So, 2 years before. So, meron ng kampanya ng laban sa... Opo, sir, meron na po yun. So, kamusta naman noon ang kampanya? Okay, kasi noon talagang pag may mga ano talaga yan, mga pinapaanyayahan po talaga yan dito sa atin sa barangay. Sabang mga kahinahinalang mga galaw, mga ganyan, inaano talaga dito yan. Tapos, dinadrag na sila. So, hindi sila makapag-deny na sabihin nila na hindi sila. Ano. Kasi pag... Wala pa si Duterte. Yung bago magdumating si Presidente. Ganun naman na rin yun, diba? Kasi ikaw nauna ka sa akin ito sa barangay ko eh. Hindi, nung panahon niyo. Kasi ito mas nauna sa akin kasi ito dito eh. Unang tabi na namin si Consuelo po ngayon ni Rani Ludovico. Oo, oh, nandun din siya noon. Consuelo. Ganun na rin po. Kaya lang hindi yung katulad ng nangyari na nandito na si President Duterte na mga SIB na talagang binahay-bahay. Binag-report lang na may ganito. Saka lang. Saka lang. Saka lang na natin. Oo. Saka lang siya pupuntahan. Pupuntahan. At may bigyan ng paanyay. Ganun
lang po din ang ginagawa. Ah, yun yung panahon ni Kapitan Rani Ludovica. Ano po ang estilo? Pagka meron pong nag-report na nagbebentahan ng droga sa ganitong lugar, iso-surveillance po kung totoo. Kasi mahirap tayong pumasok ng hindi alam kung gaano katotoo. At pag nakita na talagang positive, saka po nag-ano ang through XO tsaka coordination sa Station 6. Yan po, pinupuntahan nila. Hanggang sa dadali na nga po dito, para mo lamang kung talagang bebenta. At nakakahuli po sila talaga. Marami na. Marami na. Kaya lang, hindi katulad nga po ng panahon ni President Duterte na talagang binahay-bahay na talagang iniimbitahan, tapos on the spot drug test. Noon hindi. Kung sino lang yung may nagre-report. True, puro leader din. Ano pong ibig sabihin na kahit na walang report, talagang iniisa ang bahay-bahay? Oo, itong panahon ni President, talagang house to house yan. Kahit walang report. Pero true, puro leader naman. Tukoy naman kung sino yung... Kasi puro leader yung po yung mag-ano, magre-report na ito, saan ganito, ganyan, kahina-hinalay natin, baka po din natin paanyayahan, bisitahin natin, ganyan. Pero pareho lang yan nun. Diba? Kasi meron po may report sa kabibintahin, pupuntahan o surveillance. Pero itong kay President Duterte, hindi po. Talagang per area. House to house talaga. Pero yan, mga tukoy din na ang magkaiba lang po kasi yung may house to house kay President Duterte. Kay panahon naman po nung wala pa siya, walang ganun. Walang house to house. Wala po. Iniimbita lang. Pag meron lang nag-report na sa ganito may nagbebenta, saka lang pupunta. Kumbaga, parang sinurveillance muna kung totoo. Hindi katulad nung kay President Duterte, kay totoo kay hindi, pinupuntahan na. Basta may report. Yun ang magkaiba po. Okay. Ikaw nakaka eh. Hindi ko alam mo pala. Kasi hindi ko alam nung ano. Kasi ako, nakaupo ako nung ano na. Ayan nga, tinatanong ako ni sir nung ano. Ayan ito. Kasi mas nauna sa akin ito dito sa barangay. Ngayon, yung mga... siyempre, yung mga nahuhuli talaga. Dinadala yun sa amin. Station 6 po ang ano. Pulong yun. Pero yung mga nag-surrender. Ano lang? Noon ba may voluntary. Meron ba? Pag meron na silang problema sa pag-iisip, saka lang sinusurrender po ng magulang at pamilya. Ano yung kadalasan? Kadalasan po yung ako mismo nakapaghatid sa mental hospital kasi through drugs, naging ano na siya. Iba na yung kilos niya, iba na yung hindi na natutulog. Eh, nagkataon, hinahatid na lang po namin sa ano. So, sa kapal lang siya napupunta sa inyo? Opo, sa kapal lang. Mental na? Ano po kasi, minsan po, pag galing sa CADAC, si True City Hall, yung Quezon City Anti-Drug Abuse Council. Pag na ano nila, na-diagnose nila na hindi na po rehab for mental, dinidiretso na po namin. Ah, so, wala barangay, dinidiretso nyo sa City Hall, sa CADAC. Tapos sila na masasabi kung saan dadali. Kung pwede i-rehab, o hindi na. Through mental hospital. National mental. Opo. Ngayon, kung pwedeng ma-rehab mo, saan dinadala yun? Sa May Mulabi po, Payapas. Mulabi? Opo. Mulabi Rehabilitation. Uh-huh. Saan ba ito yun? Sa Payatas, sir. Payatas po. Wala ba address? Payatas po bilang po. Payatas B. Ano lang? Mulabi. Saan ang daan doon? Ditex. Ayan po, pakilagay lang. Ditex, likod lang po ng high school. Payatas High School. Payatas High School. Mulabi Street. Marami ba lang? Meron ito talagang ano. Building. May bahay doon. Opo. May mataas siya na... Sino po may hawak? Di ba sa Baguio? Kay Vice Mayor po ang ano na. Kay Joy Belmonte. Kay Vice Mayor. Joy Belmonte. Programa niya yun. Likod ng Payatas Elementary School. High School. Ah, high school. Mulabi Street. So, nung panahon mo ni Presidente Duterte,
paano o yung mga nagvoluntaryo? Di ba may kampanya kayo na, oy, surrender na. Marami po. Dito? Marami. Mga ilan mo kaya? Nasa, sa ano natin ngayon, is 1,800. Mahigit ako. Pero yung 1,800 na yun, ilan yung nasa rehab? Ilan lang yung nasa bahay? Kasi meron iba. Ano ba ang sistema? Pag-surrender. Kasi po ano, yung mga sumurrender, yung mga naimbitahan ng barangay, nandito, pinaprofiling po ng badak po ang ano natin dito. Tapos may, ang tawag dun sa chine-check up sila ng doktor. Dini-DDE po sila. DDE. Drug Dependency Evaluation. Oh. Sa Drug Dependency Evaluation po, dun po malalaman. Doon naman sir. Kanya, siya naman yun. Sa Drug Dependency Evaluation sir, dun po malalaman ng doktor kung for rehab lang sila or for counseling lang po muna. Pag medyo maano na siguro sila, kailangan na silang ipareha. Pag medyo hindi naman, for counseling lang, undergo ng counseling po. Sa ano pa rin yun eh, sa city? City Hall pa rin. Opo, opo. Turukadak pa rin. Mm-mm. Pero Turukadak pa rin po yun. Head ng kadak si Soto ba? City Hall. Yung city, yung title ng counseling. Yung Quezon City. Yung si Vice Mayor. Si Vice Mayor. Vice Mayor po. Okay, so pag na-determine na kung rehab sila or pwedeng hindi. Oh, apa, meron ganun. Apa, meron pong ganun, sir. So, sa 1,008, ilan mo yung rehab at saka yung house? Kasi itong nakaraan, nakapag-graduate kami uli ng yung second batch po namin ng 33. Sila po yung mga nag-graduate na ng sa counseling. Tapos meron pa rin mga nagdaan mga first batch, meron na rin pa nag-graduate doon. Ang counseling na rin po. Pwede ba yan? Pwede ba yan? Kahit ka po yan? Yung mga na-counseling na? Yung mga na-counseling na? Pwede rin naman siguro, sir. Opo. Schedule lang. Sa namin? Kasi sa area ko po, meron po doon tatlong nag-graduate ng counseling. Ano? Ikwento nyo lang, wala pangalan. Ano? Sino ba ba? Lalaki po. Puro lalaki? Opo, puro lalaki. Ilang taon? Sila kahudo mga 30 plus. 30 plus, 30 pataas. May edad po. Opo. Ano naman ang droga naman po ba? Kasi ngayon, mga nagsitaba na talaga sila, sir. Hindi katulad noon, napayat sila, sir. Parang may mga bilbil. Noon kasi sa talagang part ngayon, okay na yung katawan nila. Tsaka ano naman na sila, kasi nung graduation nakita ko rin naman talagang nakakaano na sila, humarap sa tao na magsalita sila. Hindi katulad noon pag ano, mga takot sila, sabi lang tatawag sa ano lang, mga takot na silang pumunta. Nung na-counseling sila pa, naging open na po sila, marunong na silang humarap sa tao. Okay naman po, sir, ang naging resulta sa counseling sa kanila. May mga pamilya yan? Opo, may mga pamilya po. May asawa. Yung mga teenager, meron din kayo pero teenager, yung ano kasi hindi nag-ano yung mga minors, hindi nagtuloy yung mga minors. Mayroon din po minors, pero hindi po sila nagtuloy. Hindi po yung nag-aaral. Hindi nagtuloy sa ano. Hindi nila tinapos po yung counseling. Nakailang session lang po sila. So, baka ano, babalikan ulit yun pag ano. Alam na kung pag nila yun. Opo, alam naman siguro yun. Opo, kasi pinapalo up din po yun ang ano doon. Kadalasan yung ginagamit nila ng droga? Yung mga minors, parang marijuana sila eh. Sa marijuana po eh. Marijuana. Yung mga ano, ayun na talaga. Yun yung shabu na po talaga. Oh. Kamusta naman ngayon? Mayroon pa ba nagsusurrender? Ngayon naman po, wala na po. Kasi ang ginagawa na lang namin, yung mga dating ano, pinapag-report namin dito. Kasi ang kumbaga, tuloy-tuloy pa rin sila, under monitoring pa rin po sila. Pero wala naman ng mga nag-ano natin, no? Reporting na lang sila sa amin. Nagre-report sila, pinapag-attendance namin para malaman kung sinong ano. Active naman po sila, nakikipag-participate. May activities pang barang? Natawag, umaka-attend naman po sila. So, pwede yung mga usapin. May babae ba? May babae, hindi ko alam. Nag-undergo ng Muay Thai. Activities ng barang. Ano ng pagbabago? May babae po? Kaso din natin manusang banda ba yun sila?
Yung babae sila sa... Isa. Dito lang sila, Catherine. Dito alam yung kaya kakagawad po ba siya. Pwede namang hindi ano. Yeah, kung ayaw nila, pwede. Pero yung sa rehab, medyo malala ngayon. Sa rehab. Ganun din, shabu din. Opo, ganun din po. Pagkano daw ba bintahan ng shabu? Wala po. Hindi ko ba tinatanong magkano nila binibili? Sa po, si XO na po yung nagaan. Kasi pagkahalimbawa talaga nga, si XO, tatanungin ko saan tumukuha. Opo. Sino yung nag-deliver at magkano. Si XO, hindi na saan. Kasi opo, sa amin, for record lang. Kagawad, morning po. Si Kagawad Charlie mag- Kagawad Charlie po. Sino si XO? Si XO, Gaspay po sa baba. Nasa baba po, sir. Ko lang alam siya po na. Ano nandiyan daw po siya. Nandiyan na ba si Neo? Si Exo na dyan? Exo po. Executive. Si Exo? Si Kapitan wala pa. Si Cap daw. Cap daw or wala pa. Bumabay. Kakarating tas bumabay. Sige. Kaya tas we have. Mulabi na. Ano taga mulabi? Pero nagsagawa din po kami sa mga ng drug test sa mga sa loob po ng subdivision. Oh, yes. Nagsagawa din kami sa mga schools. Sa mga nagsagawa din po kami mga teachers. So, kamusta na yung pagkinalabasan? Okay lang po. Okay lang. Wala naman po nagpasok. Drug users sa kanila. Kaya maganda naman ang mga subdivision. Yan lang, siyempre, pag subdivision din naman lahat natin maano katulad ng talagang sa informal na pwede natin. Bago kami makapasok eh, makikipag-negotiate talaga sa homeowners. Kaya lang, laging wala naman talaga yung mga homeowners ng subdivision. Ang na-drug test lang na yung mga drivers at maids. Mga house po yun. Pero sa buong Quezon City, saan ba ang pinaka-maraming mag-surrender? Ay, wala kaming record po. Kasi malalaki. Commonwealth, malaking barangay din po yan. Kaya Payatas, Silangan. Wala po kami record kung ilan yung mga surrenders nila. So si Vice Mayor Joy pala ang pinag-handle ng kada bilang tagay. Siya po. Kasi siya yung deputy. Pero yung pumunta rin sa party, si Councilor Soso. Opo, si Sergian. Bakit siya? 136. Ano, pali representative. Representative po yata ni Vice. Vice. So si Vice pala dapat kaya sa akin. Siya po lahat yung hindihan sa kanya. So, balik kami ng Monday. Recession sila niya. Hapon. Alauna po na po. Ano nila? Ano po pangalan nila? Ellen Reyes po ako. Barangay staff din po ng Kagawad Miras. Pwede bang tanongin yung ano? Age? Pwede. 55 na po ako ngayon. 48 po. Bata pa. Ako 15 years. Siya 15 years.